Sana makita. Oh, malapit na itong harbisin. Gusto nyo, harbisin ko na ngayon, kainin na natin kaya, ano. Nakakaya doon sa, nakakaya doon sa, ano. Na-harbisin na siya yan. Na-anihanap daw pala ito eh. So, focus. Kita ba? O, oh, yan. Eh, kung papansin, ano, kung papansin ninyo, yung distansya ng mga bunga, kung hitik ng bunga, is almost mga 10 inches to 1 foot kada cluster, no? Yun ang pansin ko. Pero ito, kita nyo, parang ganun din, no? Lapit. So, kung properly ang pag-manage, eh, pwedeng hitik na hitik yan. Kunyari, itong cluster na ito, kung marami sana yan, tapos ito, namin, cloning the tree na ito, namumunga. So, kung dito ang tansya ko, makakuha kami, may isampu eh. Kung ang dami, yung kapal-kapal, oh. Papatangkad naman. Ang gusto ko maritain ito, itong puno na, itong sanga na ito. So, kung maayos ito, okay na yan. Okay din to. Okay to. Palayo eh. Pero itong kumpul na lahat ito, maraming makukuha dyan. Ilan yan, oh? Kung isa lang ititira ko dyan, oh, ilan yan? Matira ito siguro. Sa dalawa. May iwan to. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Siyam. 10 na kamo. 10 yung makukuha. Hi guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan natin muli ay si Sir Dado. Siya ay nagpapalis ng stress. Kumbaga, medyo tumigil sa... magdi-distress muna siya ngayon. At kung matutunghayan nyo doon sa mga videos niya, matuturuan kayo nito ng pagpa-farm. Sa, magsasaka. Ngayon siya, nagdi-distress, nagpapalis ng stress. Pupuntahan niya ngayon yung farm niya. Ano tawag doon? Yung may prutas na din. Nakalimutan ko yung... Pero mapapanood nyo, guys. Panoorin nyo to. At siya ay nagpapalis ng stress. So, alis-alis muna ng stress. Kumbaga, unwind din tayo pag may time. So, ang inyo naman lingkod, si DIY KKB ay palagi na lang nasa bahay kasi, yun nga, meron tayong mga schedule sa ating health. So, nakikita ba yung logo ko? Ako po ay isang Pinoy Survivor. Yan ang logo ng Pinoy Survivor. Actually guys, pinapinalize pa nila yung mananalo dun sa tatlong logo design. So, yun yung number 1, number 3, at saka yung number 9. Parang ganon. So, tatlo yun, tatlong portion. So, yung nagpa-finalize na sila ng kanilang ano, ng boto. At titignan nila kung sino yung first prize, second prize, at saka third prize. So, yung mga pinakita kong logo sa inyo that nung previous vlog, yun po yung mga nanalo na. Ina-identify na lang or dinidistinguish kung sino yung first, second, third. So, ito, hindi ko alam kung pang ilan siya. At saka itong nasa likod ko. Ayan. Makikita nyo. Meron pang isa yan eh. Yun yung nangunguna. Yun yung nangunguna sa mga boto. Yung isa na hindi ko napaprint, pero papiprint ko rin yan. At magsasabi tayo kay Sir Leng. So, hindi ko pa alam kung anong status nun. Kasi si Sir Leng ang magmamanage nun. Ako gumagawa lang para sa aking personal use. Yun. So, hindi pa natin alam. Kailangan naman natin, may logo tayo. Kung baga, loko. Hindi pala. Nabubulubula na lolo niya. Logo design ng Pinoy Survivor. Yan. So, yun. Siguro, magpapaprint ako. Papiprint ko na to. Sayang kasi itong mga t-shirt ko nito. Ano to eh? Pasasabli ko. Sublimation. Ano to eh? More or less, mga ano to? 100. Narian lang siya. Gagamitin ko sana siya sa ano eh. Sa, alam nyo yun yung ano, yung mga politiko na ano, na sinusuportahan nila. Eh, ako nga, naglagay ako dito for
meron akong kumbaga, meron akong t-shirt na mga pwedeng in the future ipamigay or sabay na nating baliktaya. Alam niyo yung baliktaya. Kung magkano yun. Kasi ganun tayo ay guys. Ganun tayong mga... Ganun ako. Na kagaya nung pag-akit ng bundok. Ako po yung naging organizer at kung ano yung bayad doon sa van. Kung magkano yung bayad sa tour guide. Kung magkano yung bayad sa DNR doon. Yung entrance or yung sa pakikinabangan ng barangay. Yung mga yon kinukwenta ko yon that time. Tapos, kung ang joiners ko ay 10, 20, ganon, pag-divide ko yon. Pag-divide ko, yung ay popost ko sa aking page sa DIY KKB para sa maralitang taga-bundok. Yun po yung YouTube page ko nung anong araw. So, since na hindi na ako umakyat, so, eto, pa-vlog-vlog na lang. At, eto nga, yung mga t-shirt na ganito, pwede ko rin ano naman, baliktaya lang. Kung baga sinasabi ko baliktaya na kung magkano yung gastos ko sa tela, yung gastos ko sa pananahi, yung gastos ko sa print, aking pong kukwentahin at pwede naman kayong kumuha ng anong aking t-shirt na to para baliktaya lang ba? Baliktaya, ganun. So, hindi ko namang inaagawan ng si Sir Leng, kaya lang parang ano eh, medyo naiinip na rin ako na magkaroon tayo ng sarili-sariling t-shirt yon. Hindi pa naman tapos yung ano yung botohan at wala pa silang finalization dun sa mga logo kung anong gagamitin. Pero most probably yung tatlong yon magagamit yon. So si Sir Leng, ang narinig ko kasi ano eh, magkakaroon ng smugs, yung kape-kape ba yung smugs? Kape-kape. Tama ba ang words ko? Smugs? Ay, hindi pala guys. Mugs pala. Sorry guys, mugs. Mugs, yung ginagamit pag kape-kape, yung mga, yun nga, yung para sa mga Starbucks, yung mugs. Hindi pala smugs, sorry. So, meron din yung sweatshirt, hoodie jacket, yung mga ganon. Pero ako kasi, gusto ko magkaroon agad ng, alam mo, mainipin ang lolo nyo eh. So, kung sakasakali yung mga ano, itong mga t-shirt ko to ay sayang din naman, gamitin ko na. Kaysa naman doon sa mga yung alam yung election t-shirt pala tawag din. Ano siya, dry fit na makapal. Hindi siya yung ordinary dry fit na pinamimigay sa mga rally o ano. Hindi. Ito po yung class A to. Makapal yung pagkaka-dry fit niya. So, yun. Going back, si Sir Dado ay pumasyal sa kanyang farm. Kasi mayroong mga nagsasabi na, ay, kaya nagbablog yan. Gusto lang kumita yan. Hindi niya kailangan ng pera. May pera to. Hindi naman siya mayaman na mayaman. Kundi meron siya pinagkakabuhayan. Kagaya nga nun eh. Minsan sinasabi nga ka, Sir Dado, bakit hindi niyo na lang pumokus dun sa farm niyo? At malaki naman ang inyong kita dyan. Malaki investment niyo. Malaki rin ang kita niyo. So, kasi hindi siya sumagot. Ang naramdaman ko dun guys, mahal niya ang bansang Pilipinas. Mahal niya ang bawat isang mamamayang Pilipino. So kaya siya nagpaparating ng mga bagay-bagay patungkol doon sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. At the same time, yung last vlog ko nga, pinilit niya talagang isave si BBM para nasa ganun makatapos siya. Pero sa pag-uusap namin nga eh, parang hindi rin nakikinig. Nagbablog na nga siya ng sobra-sobra, todo-todo, para matauhan sila. At binibigay rin niya yung mga solusyon. Kaya lang, wala, hindi rin nakikinig. Lalo pang gumagrabe ang sitwasyon. Lalo pang ang sabi nga niya, lalong nagiging arugante pa doon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Pero, ano ito, binoto niya nga araw itong si BBM nung panahon na yon at maka-BBM to nun. Eh ngayon lang sa nangyayari, eto nga, kasi yung nagiging problema dyan guys, yung mga amuyong sa baba. At sinasabi nga, maraming nagsasabi, hindi naman ikaw ang nagpapatakbo ng Pilipinas, may nang ibang nagpapatakbo eh. Yun, yung mga sinasabi at nakikita natin sa palipalibot. So yun nga, mga di umano na
Hindi, ikaw ang nagdedesisyon sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya nun, umalis siya, I think, nung other day, umalis siya papuntang Germany. Kasama yung kanyang may bahay. Yun. So, bakit nga ba napunta rito? Pasyalan natin yung farm ni Sir Dado. Sorry po guys, na-introhan ko ng mga ganon. So, tuloy na natin. Sir Dado, pakita mo nga yung pinagmamalaking mong farm. Hindi pala pinagmamalaki, pinakikita mong farm. Yung farm na kung sino man yung gustong maging magsasaka at magkaroon ng farm, tuturuan mo, di ba? Yun ang sabi mo sa vlog mo. So, ituloy natin, pakita natin yung farm na yan. Kung ano yung mga uri ng ano ba tawag ito? Halaman ng iyong inaalagaan dyan. Okay, take it away, Sir Dado. Magandang umaga, mga kabrigada na Pinoy survivor. Nandito ako ngayon sa farm, ma-breeder muna para hindi nakaka-stress. Magdi-distress muna ako. At saka ko nasasagutin yung mga comments ninyo. So, naanin na yung mga lansones, ito na lang natitira, pailan nilang puno na lang, ano? Pakita ko na lang sa inyo para merong ano, inspirasyon, ano? Okay, ito natitira. Sana makita. Oh, malapit na itong harbisin. Gusto nyo, harbisin ko na ngayon. Kainin na natin kaya, ano? Nakakaya dun sa, ano? Na-harbisin na siya. Na-anihanap daw pala ito, eh. So, focus. Kita ba? Oh, yan. Eh, kung papansin mo, no? Kung papansin ninyo, yung distansya ng mga bunga, kung itik ng bunga, is almost mga 10 inches to 1 foot kada cluster, no? Yun ang pansin ko. Pero ito, kita nyo, parang ganun din, no? Lapit. So, kung properly ang pag-manage, eh, pwedeng itik na itik yan. Kanyari, itong cluster na ito, kung marami sana yan, tapos ito, tapos dito, and then dito ulit. So, pwedeng sa isang sanga, itong malit na to, pwedeng magbigay na yan kung isang kilo, isang cluster, apat na kilo na kagad. Apat na kilo. Uy, may doon. Huwag mamatay yung halaman. So, ayun. Ang mali dito sa puno na to, ito kinakailangan putulin to eh. Itong gitna na to. Yan. Kasi, nag-sprout yan dati, napabayaan lang namin, kaya ganyan ang ano, malaki yung puputulin. So, instead na putulin namin diretsyo, ang mangyayari dyan, utik-utik namin puputulin. So, kita nyo, crowded yung loob. So, ang dami namin pwedeng kuhanin na mga seedlings dito, cuttings, papaugatin namin. Air layer o marketing, kung ano man tawag. Ganyan, no? Sa dito, siguro may iwan to. Patay ito, kuha. Depende kung ano ititira namin na dominant na sanga. So, palaisipan. So, tsaka na muna yon. I will keep you updated. I will continuously post kung ano yung improvement na ginagawa namin. So, basically, ang mangyayari, gaya ng sabi ko doon sa isang vlog, imbis na putulin yan, isa-save namin, papasangahin, papaugatan, tapos nun, gagawing panibagong tanim, ililipat namin. Cloning the tree na ito, namumunga. So, kung dito ang tansya ko, makakuha kami may isampu eh. Kung ang dami, yung kapal-kapal, oh. Papatangkad naman. Ang gusto ko ma-retain ito, itong puno na, itong sanga na ito. So, kung maayos ito, okay na yan. Okay din to. Okay to, palayo eh. Pero itong kumpul na lahat ito, maraming makukuha dyan. Ilan yan, no? Kung isa lang ititira ko dyan, oh, ilan yan? Matira ito siguro. Sa dalawa. May iwan to. Tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo.
Siyam. Mga 10 na kamo. 10 yung makukuha. So, at least. Ayan yung itsura. No, pingi. Tikim. Yan. Ako rin. Tikim. ako rin, sir. Bawasan mo ng 10 piso yun. Okay. So, yun lang muna. Trabaho muna. Maraming gagawin eh. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga, Lunes, Happy Monday, Panibagong Linggo. Thank you so much sa inyong lahat. Sa inyong pagsubaybay at pagka-suporta. Bye-bye! So yun guys, natunghayin nyo na ang farm ni Sir Dado. Short video lang yon. So kung kayo, may itinuturo siya dun eh kung paano mag-farming. So pasya lang kayo sa kanyang YouTube page or YouTube channel, Pinoy Survivors. Kaya marami kami matutunan. Hindi lang sa politika. Hindi naman siya, sinabi nga niya, hindi siya political vloggers. Yung buhay niya, yung kanya ibinablog. Nangyari lang, biglang, siyempre, bilang sa pagmamahal sa ating inang bansa, parang hindi na siya katiis magsalita. So, nagsalita na siya. That was last year. Way back nung umupo ang kanyang binoto na presidente. Doon siya nag-start. Talagang, sumusuporta pa siya ng todo-todo nun kasi gusto niya malaman kung ano hanggang sa mag-isang taon. Toink, parang wala. So, nag-comment siya. Tapos, ito, magdadalawang taon na. So, nalulungkot siya. Pilit niyang gustong isurvive itong si BBM. Dahil nga, kumbaga, nagsilbi rin ito sa yung, kung maiisip niyo yung mga nakaraan. Doon sa iniidolo niyang si Marcos Sr. May picture pa nga sila kung mapapasyalan niyo yung Facebook account niya. Doon sa mga bagong subscriber ko na hindi nakakakilala Sir Dado, pasyalan niyo yung Facebook account niya, Dado G. Enrique. Matawin niyo yung picture logo niya doon. Naroon siya sa Baron. At katabi niya ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. At yung kanyang yung chief of staff yata yung isa pang kabit-kabit doon. Pasyalan niyo yung Facebook account niya. Makikita niyo doon kung sino Sir Dado, si Captain Baron Clemente Enrique ng Scout Ring. So, makikita nyo rin doon kung mapapasyalan nyo yung YouTube channel niya na Pinoy Survivor. Talagang ang dami niyang vlog niya patungkol sa buhay niya, yung video 1 hanggang so on and so forth. Marami yun. Pwede nyo yun. Pwede nyo pasyalan yun at gawing pampatulog sa gabi. Pero ganun ang ginagawa ko. Talaga, sabi ko, pag natapos ako sa video 1, video 2, video 3, video 4, and so on and so forth. Ano yun? Aking pong kung halimbawa, yung maalala ko, parang naroon na ako sa video 7 or 8, ganun. So, babalikan ko yung kinabukasan. Natapos ko na nga po yun eh. Kaya lang, minsan, syempre, hindi natin kaya tapusin lahat ng videos niya dahil very informative po yun guys, very educational, inspirational ang mga videos niya. So ako naman po ay todo rin suporta sa kanya dahil nakikita naman natin na may paninindigan tong si Sir Dado at may pagmamahal sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So hanggang dito lamang po ako guys at maraming salamat po sa inyong pagtungay sa aking bumunting video DIY kay KB Informative. At salamat po sa aking mga subscriber at mga viewers. Ang subscriber ko po ngayon up to date is 6,300 plus. Ganun kasi nakalampas na ako 6,300. Going to 6,400 na ako. Yun. Unti-unti lumalago naman ang ating YouTube channel. Atin po ito guys. Atin po ito. So ako po ay bayaran na ngayon. Kagaya ng mga nakaraang kong vlog, bayaran na po ako ngayon. Bayaran na ako. So, mahirap naman kung sila lang ang bayaran. Ako, bayaran na rin. Kasi kailangan din natin ng panggastos-gastos, pambayad sa internet. Nagpakabit na po ako ng internet eh.
Nagbayad sa internet at ito na mga aking cellphone na papagpaog. Kailangan na ng replacement. Yun, parang ano lang, parang ako lang. Pagka ako'y nagka-edad-edad na, de, yung mga susunod na mga vloggers naman ng mamamayagpag, kumbaga. So, ganyan talaga. So, isang gamit din, merong mga bago, tapos pagkaya nagka-edad, syempre, may limit yan. Lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw. Ultimo ang tao, hayop, halaman, ay may katapusan. Kaya po, ang payo ko lang po sa ating mga politikong korap, gaya ng sinasabi ni DIY KKB Informative, magbago na tayo. Dahil po, meron pong simula at may katapusan. Ano man po ang ating naipon dito sa ibabaw ng lupa, hindi po natin madadala yan sa paglipas natin dito sa ibabaw ng mundo. Doon po tayo pupunta lahat. Wala pong exemption. Kaya wala po tayong madadala sa kabilang buhay. So, inulit ko, mayroong simula at may katapusan. Maraming salamat sa inyong pagtutay. See you on my next vlog, guys. Ayaw na.